mga balitang kinalap at pinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Jempia de la Boom sa mga taga-Subanen, Napianga Algao sa mga Itawis, Yotongo Karao sa mga Tibuli, Piotrigen sa mga Teruray, at Maupay nga Kulok sa mga Waray. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hati ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Decontamination at disinfection is sinagawa sa Bislig City, Surigao del Sur. 300 TESDA scholars nagtapos sa kanilang training. 11 katao arestado sa pagbibenta ng mga produktong petrolyo na walang kaukulang dokumento sa Norsagaray, Bulacan. At blood donation activity isinagawa ng mga kaanib na Iglesia ni Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa detalye ng ating mga balita, Bulkan Canlaon na nanatiling nasa Alert Level 1. 20 volcanic earthquake na itala ng PBOC sa nagkalipas na 24 na oras. Si Rubuan Bogias sa detalye. Base sa update na binigay ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOC kaninang alas 8 ng umaga, February 17, 2021, ang Bulkan Canlaon ay muling nakapagtala ng 20 volcanic earthquakes o mga pagyanig sa loob ng 24 hours monitoring period. Kung kaya't patuloy na pinaalahanan ng local government unit at publiko na maging maingat, mapagmatyag at iwasan na pumasok sa 4 kilometers permanent danger zone dahil sa posibleng mangyayari na phreatic eruptions. Ayon pa sa PBOC na natiling nasa Alert Level 1 ang nasabing vulkan dahil sa hindi normal na kondisyon nito. Para sa Eagle News, Rubuan Bugyas, we live in interesting time. Sa iba pang balita, bumaba na sa 167 ang kaso ng COVID-19 sa Davao de Oro. Si Janet Galensoga sa detalye. Mula sa 200 ay bumaba na sa 167 ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 dito sa probinsya ng Davao de Oro. Mayroong 11 sa Maragusan, 25 New Bataan, 5 sa Montevista, 19 ang Nabunturan, 3 sa Mabini, 13 ang active cases sa Maco, 15 ang Mawab, 13 Pantukan, 28 naman ang bayan ng Mungkayo, habang mayroong 33 na kaso ang bayan ng Compostela na kinilala na may pinakamaraming kaso. Sa kabuuan ay mayroong 1,041 na ang mga cumulative cases, 841 ang bilang ng mga pasyenteng nakarecover na, habang 33 naman ang bilang ng mga nasawi. Mayroon namang 10 probable cases at 42 suspect cases. Patuloy naman ang pagpapatupad sa mga health and safety protocols sa buong probinsya upang maiwasan ang pagkahawas sa COVID-19. Para sa Eagle News, Janet Galindo. In Soga, we live in interesting times. Samantala, nakapagtala naman ang lalawigan ng Davao del Norte ng 10 new confirmed COVID-19 cases. Si Ronnie Villarmino sa detalye. Nakapagtala ng 10 new confirmed cases ang probinsya ng Davao del Norte at 15 new recoveries. Malungkot na ibinalitan ang nasabing probinsya na may isa na namang naitalang nasawi. Sa kabuuan, 2,702 confirmed COVID cases na ang naitala, 2,266 recoveries,
at 105 deaths. Sa kasalukuyan, may 331 na ang naitalang mga aktibong kaso. Sa mga new confirmed cases, 5 ang nanggaling sa Tagum City at 5 din ang nanggaling sa Panabo City. At ang isang naitalang nasawi ay nanggaling sa Panabo City, 68 years old with unknown history of exposure. Sa 15 new recoveries, 12 ang nanggaling sa Panabo City at 3 ang nanggaling sa BE Duhali. Mula rito sa Davao del Norte, para sa Eagle News, Ronnie Belarmino. We live in interesting times. 15 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Aklan. Si Lads Ventura sa detalye. Sunod-sunod na nakapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19 ang probinsya ng Aklan. Sa pinakahuling datos ng PHO Aklan, 15 ang panibagong kaso na naitala kung saan nangunguna ang bayan ng Kalibo na may 6 na bagong kaso. Sinunda naman ito ng Numansya na may 3 bagong kaso, 2 mula sa bayan ng Libakaw, 2 sa Makato, 1 sa bayan ng Nabas at 1 din sa New Washington. Sa kabuuan ay umabot na sa 701 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Aklan, 602 ang kabuuang gumaling habang 76 pa ang active cases. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Aklan, ay lalo ngayong pinag-iingat ang mga mamamayan at pinaalalahanan na sumunod sa ipinatutupad na mga health and safety protocol. Pinaiigting na rin ang ginagawang monitoring at contact tracing upang mapigilan ang pagkalat ng nakakahawang sakit na COVID-19. Mula sa probinsya ng Aklan, para sa Eagle News, Lads Ventura, we live in interesting times. 26 na kaso ng COVID-19 naragdag sa Eastern Visayas. Si Ariel Premian sa detalye. Sa kasalukuyan, naitala ng Department of Health Region 8 o DOH 8, ang kabuuang kaso ng sakit na COVID-19 ay umabot na sa kabuuang bilang na 14,926 sa buong Eastern Visayas. Batay sa huling report na inilabas ng Provincial Health Office at ng DOH 8, mayroong 401 active cases at 14,325 recoveries mula sa sakit na COVID-19. Naiulat naman na may 200 ang naitalang namatay mula sa sakit na COVID-19 sa buong Eastern Visayas. Mula rito sa Eastern Samar, para sa Eagle News, Ariel Premian, we live in interesting time. Nakapagtala ng 71 recoveries ang lalawigan ng Davao de Oro. Si Janet Galinsoga sa detalye. Sa loob nga ng mga nakaraang linggo, ang probinsya ng Davao de Oro ay nakapagtala sa kabuuang 71 mga recoveries sa virus na COVID-19. Mayroong 8 ang nakarecover sa bayan na Compostela, 2 sa Maragusan at New Bataan, 21 ang Nabunturan, 6 ang recoveries galing sa Maco at Mabini, 4 ang Mawab, 16 Pantukan, habang 26 naman ang bayan ng Mungkayo kung saan ito ang pinakamaraming pasyenteng gumaling. Mayroon namang 10 probable cases at 43 suspect cases ang probinsya. Samantala, ang kabuuang aktibong kaso sa COVID-19 ng probinsya ay nasa 167 na at mayroong 1,041 ang mga cumulative cases, 841 ang bilang mga pasyenteng nakarecover na, habang 33 naman ang bilang ng mga nasawi. Patuloy naman ang pagpapatupad sa mga health and safety protocol sa buong probinsya upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19. Para sa Eagle News, Janet Galinsoga, we live in interesting times. Muling nakapagtala ng 12 ng new active COVID-19 cases at 3 naman ang nasawi sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Si Monet Laresma sa detalye. Muling nakapagtala ng 12 aktibong kaso ng COVID-19 ang Hinatuan, Surigao del Sur, kaya ang lungsod ay may kabuuang 46 confirmed cases. May 3 panibagong kaso rin ang naitala sa bilang ng mga namatay at nakapagtala rin ng 31 recoveries ang bayan. Kaya mahigpit na ipinapatupad pa rin ng pamahalaan ng health guidelines at safety protocols upang maiwasan ang pagdami ng bilang ng COVID-19 cases. Mula rito sa Hinatuan, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Monet Laresma, we live in interesting times. Pamahalaang panlalawigan ng Benguet, patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocols
sa bawat munisipalidad sa ilalim ng General Community Quarantine. Si Freddy Rolyoda sa detalye. Patuloy na ipinatutupad sa lalawigan ng Benguet, partikular na sa mga munisipalidad na sakop ng Lis o La Trinidad sa Blantuba, Tublay. Ang mga health protocols sa ilalim pa rin ng umiiral na General Community Quarantine o GCQ sa naturang probinsya. Ayon kay Benguet Provincial Capital Governor Melchor Diklas, mula nang may paisailalim sa GCQ ang lalawigan noong February 1, 2021 ay pinairal pa rin lalo ang mga kinakailangang protocols lalo na sa mga residente, apor at workers papunta sa iba't ibang lugar lalo na sa pagpasok sa Baguio City. Tuloy pa rin po natin yung tulungan natin regarding dito sa pandemic. Yun nga sabi ko, compassionate tayo para sa ikabubuti ng ating mamamayan sa probinsya ng Benguet. Tuloy pa rin po natin itong health protocols natin. Ito yung makakatulong sa atin para hindi ito po tayo mahawa. Tapos isa po, kailangan pong palakasin ng resistansya, yung immune system natin. Yan po isang maka-importante. So yung siyempre yung health protocol kasama na dyan, yung malinis tayo palagi, hindi lang yung kamay. So usually, ganun naman yan. Pagka health protocol, sinasabi, lahat that night, it compasses everything pagka sa health protocol. Hindi lang yung sabi nila na kailangan may mask, may face shield, o kaya may social distancing, malinis ang kamay. Hindi lang yun. Lahat-lahat na yan. Yung pag-iisip natin, nakasana man. Ayon pa kay Diklas na maayos din nilang dinadala sa mga isolation facilities ang mga may positibong kaso ng COVID-19 kasama ang mga asymptomatic habang inaasikaso ang mga ito sa tulong ng mga frontliners at medical workers. Profiling pa rin. Ginagawa pa rin natin yung plano natin for vaccination, provincial vaccination plan sa kayong mga municipalities para i-compile natin yung magaling sa munisipyo. Dagdag minsay pa ni Diklas na kung may naidadagdag mang mga kaso ng mga nagpopositibo sa COVID-19 ay mas marami din ang mga nakaka-recover dahil sa kanilang maagap na pag-aasikaso sa bawat pasyenteng tinamaan ng virus. Panawagan naman ni La Trinidad Benguet Mayor Romeo Salda na matyagang sundin ang mga protocols na ipinairal sa bawat munisipalidad tulad ng mga pagsusot ng face mask, face shields, tamang distansya, kalinisan sa katawan, lalo na ang paghugas ng kamay para sa kapakanang pangkalusugan ng bawat isa. Samantala, simula kahapon ay niluwagan na ang mga borderlines sa Benguet at Baguio City matapos alilisin na o tinanggal na bilang pangunahing requirement sa mga medical clearance at health declaration forms sa pagpasok sa Baguio City. Ayon kay City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, sa direktiba ni Mayor Benjamin Magalong na identification card na lamang ipipresenta sa mga checkpoint area, papasok ng lungsod at sapat na ito particular na sa mga apor at government workers or employee. Matatandaan na sinimulang ipatupad ito noong February 1 sa ilalim ng GCQ ang no medical certificate, no entry policy sa mga borders para mas makokontrol ang virus transmission ng virus COVID-19 new variant case sa lungsod at lalawigan. Mula sa Benguet Province, kasama sina Marilang Pawan at Grace Espino para sa Eagle News, Freddy Rolyoda, we live in interesting times. Sa ating pangunahing balita, decontamination at disinfection isinagawa sa Bislig City, Surigao del Sur. Si Marmy Olivero sa detalye. Dahil sa lumalaganap na sakit dulot ng COVID-19, ang Incident Management Team ng Local Government Unit ng Bislig City sa panguna ni IMT Commander and Executive Assistant Mr. Paul E. Vicencio kasama ang kupunan ng Bureau of Fire Protection Bislig ay nagsagawa ng serye ng pagdidisinfekta sa Bislig City Hall, Vegetable Dropping Area at ang City Economic Enterprise and Development Office. Kahit na ang ilang mga paghihigpit ay tinanggal, hindi pa rin tumitigil ang mga kinauukulan sa pagpapaalala sa mga health and safety protocols, ang laging paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask at face shield, pag-obserba ng social distancing para maagapan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mula rito sa Bislig City para sa Eagle News, Marmy Oliveros, we live in interesting times. Samantala, 300 TESDA scholars nagtapos sa kanilang training. Si Jean Villarmino sa detalye. 300 TESDA scholars ang nagtapos sa kanilang training na may kaugnayan sa organic agriculture product, rice machinery at inbred rice production. Ito ay dahil sa pakikipagtulungan ng Ormoc LGU sa Juanito Eco Farm and School for Practical Agriculture o JEFSPA.
naging panauhin ng nasabing event ang Provincial Director ng TESDA, Mr. Zosimo de Asis, Farm Manager ng JEFSPA na si Mr. Olegario Paredes Jr., City Agriculturist ng Ormoc City na si Ms. Yeyen Mendoza, at ang punong barangay ng Barangay Dolores na si Pedro Pipito. Mula rito sa Ormoc City, para sa Eagle News, Jean Villarmino. We live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga issue at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila. Dumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News Teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita, ito ang mas pinatalas na mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019 Emma Tiglao. At pinangungunahan ng Batikang Mamamahayag ng Bansa Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net 25. Tuloy tayo sa ating mga balita. Na aresto ng mga otoridad ang dalawang suspect na nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot sa Rojas, Zamboanga del Norte. Si Roosevelt Mondinido sa detalye. Arestado ang dalawang suspect na nagtutulak umano ng ipinagbabawal na gamot sa isinagawan drug by bust operation ng Intelligence Operatives o Provincial Drug Enforcement Unit sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office, na pinangungunahan ni Police Lieutenant Leo Fernandez Juan bandang alas 9:45 ng umaga sa May Purok 3, Barangay Langatian, Rojas, Zamboanga del Norte. Ang dalawang suspect ay kinilalang sina Marcelo Claro Socias, 39 anyos, at ang kalibin partner niyang si Elinette Antiquina Sumipat, 33 anyos, na residente sa naturang lugar. Nakumpiska mula sa posisyon at kontrol ni Marcelo ang 10 maliit na pakete ng pinaniniwalaang shabu, isang maliliit na pakete ng shabu na binili ng posture buyer mula kay Marcelo as by bust evidence, 500 piso bill served as by bust money, 4 na small cut transparent plastic sachet, 2 disposable lighters, 3 packs ng plastic cellophane, 1 basiyo sa kahang sigarilyo as container ng shabu, 1 unit ng cellphone at drugs paraphernalia. Habang wala namang nakumpiska mula sa posisyon at kontrol ni Elinette Sumipat, dinala sa Provincial Crime Laboratory Office ang dalawang suspect para sa drug testing. Kasali na ang mga drug items para sa chemical examination. Sa ngayon, ang dalawang suspect ay pansamantalang ikinulong sa silda ng Rojas Municipal Police Station habang hinihintay ang tamang kaso na isasampa ng korte laban sa kanila. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Roosevelt Mondinido. We live in interesting times. Samantala, lalaki timbog matapos mahulihan ng marijuana sa Tarlac City. Si Godofredo Santiago sa detalye. Timbog ang isang 36 anyos na lalaki sa mga operatiba matapos mahulihan ng marijuana sa isang subdivision sa Tarlac City. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Modesto Carrera, hepe ng Provincial Police Drug Enforcement Unit, kay Police Colonel Renante Corpus Cabico, Provincial Director ng Tarlac, ang nadakip ay si Harold Torres, ipangilinan listed illegal drug personality, 36 anyos, residente ng Aquino Street, Barangay San Agustin, Concepcion, Tarlac.
Ayon kay Police Master Sergeant Joey Salvador Apolonio, investigador, naglatag ng operasyon ang Provincial Police Drug Enforcement Unit, Tarlac Provincial Police Office sa pangungunan ni Police Executive Master Sergeant Marlon Rodriguez, Intel Officer sa koordinasyon ng PDEA Tarlac at Tarlac City Police Station. Nagresulta sa pagkakahuli ni Harold Torres sa Northern Hills Subdivision, Barangay San Rafael, Tarlac City. Matapos makapkapan umano ng 20 pakete na pinatayong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 40.337 grams kasama ang bybus items, 1,000 piso bill na marked money ginamit sa operasyon. Matapos madakip ang suspect, naghulat ito ng mahalata na pulis pala ang katransaksyon nito. Saksi ang barangay kagawad, DOJ at media representative sa isinagawang inventaryo sa nahuling suspect at ebidensya. Sinampa ng suspect ang paglabag ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mula rito sa lalawigan ng Tarlac kasama si Acer Bulanadi at Ronald Ploma. Godofredo Santiago, we live interesting times. Isinagawang bypass operation sa Santa Cruz, Laguna, na uwi sa inkwentro. Suspect patay. Si Edna Mayores sa detalye. Nauwi sa inkwentro ang isinagawang drug bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng Santa Cruz PNP sa Purok 5, Barangay Santo Angel, Santa Cruz, Laguna. Ayon sa ulat ng Santa Cruz PNP, ganap na alas 11:40 ng umaga kanina nang ikasaang operasyon laban sa suspect na si Lino Malto Ramos alias Nongnong, isa sa nasa listahan ng modified watch list na sinasabing membro umano ng Bayot Buying Drug Group na nag-ooperate mula 1st hanggang 4th District sa lalawigan ng Laguna pati na sa karapit na munisipalidad. Nauwi sa inkwentro ang bypass matapos ang palitan ng illegal na droga ng suspect at ng isang pulis na nagpanggap na poster buyer. Nakahalata umanong pulis ang katransaksyon ng suspect, kaya mabilis itong tumakbo patungo sa second floor ng inuupahan itong bahay at pinaputukan ng baril ang mga operatiba. Maswerte namang walang tinamaan. Napilitang kumanti ng putok ang mga operatiba na nagresulta ng agarang kamatayan ng suspect. Na-recover sa posisyon ng suspect ang 11 sachet ng illegal na droga, isang 9mm caliber na may magazine at mga bala, 1,000 pisong bypass money at 30 pirasong 100 peso bill. Mula sa lalawigan ng Laguna para sa Eagle News, Edna Mayores, we live in interesting times. 11 arestado dahil sa pagbibenta ng mga produktong petrolyo na hindi lehitimo at walang kaukulang dokumento sa North Sagaray, Bulacan. Si Sid Bondok sa detalye. 11 mula sa iba't ibang bayan sa Bulacan ang inaresto ng mga operatiba ng Bulacan PNP matapos makatanggap ng sumbong kaugnay sa pagbebenta ng mga produktong petrolyo. Na hindi lehitimo at walang kaukulang dokumento, partikular na ang LPG dito sa North Sagaray, Bulacan. Base sa pahayag ng PNP Bulacan Intelligence Unit, nakatanggap sila ng sulat mula sa hindi nagpakilalang tao maliban na sinabing siya ay lehitimong refiller ng mga produktong petrolyo. At may mga nagbebenta ng nasabing produkto na hindi lehitimo mula sa mga kumpanya ng petrolyo. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at nang kanilang makumpirma ang reklamo ay agad na nagsagawa ng bypass operation kung saan naaktuhan nila ang pagbebenta ng LPG sa isang LPG repairing plant sa barangay Big T, North Sagaray, Bulacan. Agad inaresto ang mga suspect kasama ang mga nakuhang ebidensya nang humigit kumulang si 100 tangke ng LPG dahil walang naipakitang kaukulang dokumento. Hindi titigil ang Bulacan PNP base sa payag ni Bulacan Provincial Director Lawrence Cahipe labas sa masamang elemento kahit nasa panahon ng pandemya. Inaahin ang kasong violation of PD1865 ng Bulacan PPO sa Bulacan Provincial Prosecutor Office laban sa mga suspect. Para sa Eagle News, kasama si Nor Fidel, Sidro Bondok, we live in interesting times. Sa iba pang balita, mahigit sa 100 lagso troso mula sa Papua New Guinea na tagpuang lumulutang sa kahabaan ng dagat Pasipiko ng Aurora. Si Pauline Marie Villamar sa detalye. Inaalam na ng mga otoridad ng pulisya ang maraming mga bilog na troso
na natagpuan ng mga lokal na mangingisda ng Aurora na lumulutang sa kahabaan ng dagat Pasipiko nitong katapusan na Linggo. Sa ulat kay Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Valeriano T. De Leon, sinabi ni Police Colonel Julio Lizardo, Officer in Charge at ng Aurora Provincial Police Office, na isang kabuang 110 na mga troso ng hindi pa nakikilalang species na higit pa o mas mababa sa 65 feet ang haba, at ang ilan dito ay naseliwang may mga sticker na nakaprint sa Papua New Guinea, ay natagpuan ng mga mangisda mula sa bayan ng Baler, Kasiguran, Dilasag, Dingalan, Dinalungan at San Luis sa buong Pasipiko. Ang koordinasyon ay ginawa kasama ang Department of Environment and Natural Resources Baler, Municipal Environment and Natural Resources at Philippine Coast Guard hinggil sa nasabing mga na-recover na troso. Samantala, bilang bawat kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources, hihintayin nila ang posibleng legal na mga naghahabol o ng nasabing timber bago itapon. Sinabi ni Police Brigadier General De Leon na ang mga operasyon sa paghahanap at pagkuha ay patuloy pa rin para sa posibleng pag-recover ng maraming mga troso. Mula dito sa Aurora para sa Eagle News, Pauline Marie Villamar, we live in interesting times. Sa iba pang balita, tatlong kabahayan ang natupok ng apoy sa Naik, Cavite. Si Mia Costudio sa detalye. Ayon sa panayam kay Ginoong Benny De Leon, na isa sa mga kamag-anak ng nasunugan, nagsimula ang pagkalat ng apoy alas 10:15 ng umaga sa isang bahay. Ilang mga residente ang nagsasabi, nagsiga ang asawa ng isang konsehal na may sakit sa pag-iisip. Mabilis ding natupok ng sunog ang lahat ng gamit ng mga kabahayan na wala nang naisalba kundi ang kanilang mga sarili. Isa na dito ang nasunugang may-ari mismo ng bahay kung saan nagsimula ang sunog. Nasa tinatayang tatlong pamilya ang naapektuhan ng sunog, subalit wala namang napabalita ang may nasunugan o namatay. Ang sunog ay umabot ng full alarm, 6 na fire truck ang rumesponde para sa agarang pag-apula ng apoy. At ang mga ilang residente ay nagtulong-tulong na rin upang mabilisang maapula ang sunog. Samantala, pagkatapos mapatay ng mga bumbero at ng mga ilang residente ang sunog sa ganap na 11:10 a.m., ay agad nilang pinuntahan ang may-ari ng bahay nang pinagmulan ng sunog. Nagkaroon ng mainit na palitan dahil sa pangyayari. Maraming mga residente pa rin ang nagpapasalamat dahil hindi kumalat at lumaki pa ang apoy. Mula rito sa Cavite, para sa Eagle News, ako si Mia Carvajal Custodio. We live in interesting times. 5 kabataan sa ibabang Dupay, Lucena City, Quezon nakahuli ng isang lawin na agaran naman na dinala sa barangay. Si Martin Banaag sa detalye. Sa pakikipagtulungan ng mamamayan at barangay, isang concern ni Lucen ng barangay ibabang Dupay, Lucena City na nagpadala ng isang mensahe sa katauhan ni Kuyet Abrera na aktibong mamamayan matapos mahuli ng 5 kabataan na naglalaro ang isang lawin sa baybaying ilog ng Purok Silangan, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City. Agaran din naman itong dinala ng mga bata sa pamilya ni Kuyed ang lawin, na agad din naman itong itinawag kay SA Chairman Rolden Garcia ng Barangay Ibabang Dupay. Na agad din naman itong ginawan ng aksyon upang isang guni sa Tanggol Kalikasan at DENR. At ngayong araw ay sama-samang itinunover sa Community Environment and Natural Resources ang lawin para ito'y patingnan muna sa veterinary. Kapag ito'y malakas na, ay muling paliliparin sa lugar na kung saan ito ay nahuli para manumbalik ang lawin sa maayos nitong pamumuhay bilang isang malayang ibon.
Mula dito sa Lucena City, Quezon, ako si Martin Banaag para sa Eagle News. We live in interesting times. Sa iba pang balita, patay ang isang negosyante matapos sumemplang at bumagsak ang ulo sa simento sa Matalam North, Cotabato. Si Army Manco sa detalye. Hindi umabot ng buhay sa Cotabato Regional and Medical Center ang isang negosyante ng bulad na nakamotor matapos siyang sumemplang tumilapon ang bumagsak ang ulo sa semento. Ang dahilan ay nabundol niya nang biglang tumawid na kambing sa National Highway Barangay Santa Maria Matalam North Cotabato. Nangyari ito kahapon ng umaga. Nakilala ang nasawi na si Rolando Galope, 58. Taong gulang na taga Barangay Malata, Bantipas, North Cotabato. Batay sa kwento ng misis ng biktima, pauwi na sana ang kanyang mister matapos bumili ng bulad nang mabangga niya ang isang pantawid na kambing. Nawalan siya ng kontrol sa manibela at natumba. Naka-helmet naman ito pero sa lakas ng pagbagsak ay nabagok ang ulo sa semento. Kritikal ng isang nugod sa ospital sa Matalam, dinala si Galope sa Cotabato pero di na ito umabot ng buhay. Mula rito sa Kidapawan City, para sa Eagle News, Army Manco, we live in interesting times. Bangkay ng isang lalaki na tagpo ang nakasilid sa sako sa Santa Rosa City, Laguna. Si Edna Mayores sa detalye. Isang bangkay na nakasilid sa kulay blue na sako nang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan ng dalawang janitor sa Barangay Tagapo, Santa Rosa City, Laguna. Ang biktima ay nakasuot ng puting t-shirt na may stripe na blue, nakapantalon ng blue at nakaputing rubber shoes. Ganap na alas 9 ng umaga kahapon nang makatanggap ng tawag ang Binyan City Police Station mula sa isang janitor sa kilalang mall sa Barangay Tagapo. Kaya agad naman tinungo ng mga pulis ang nabanggit na lugar. Dalawang janitor ang nakakita sa nasabing bangkay habang naglilinis ang mga ito sa paligid ng mall. Agad na humingi ng assistance ang PNP personnel ng Binyan City sa Suku Team upang maialis ang bangkay ng biktima at madala na sa Janfall Funeral Home upang doon isagawa ang autopsy examination. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa nasabing insidente. Mula sa lalawigan ng Laguna para sa Eagle News, Edna Mayores, we live in interesting times. Sa iba pang balita, madulas at maputik na daan, pahirap sa mga residente sa Sitio Calero. Si Nika Salibio sa detalye. Matinding hirap ang dinaranas ng mga residente ng Sitio Calero, Malbog, Masbate dahil sa madulas at maputik na kalsada. Kaya malalang sakripisyo sa pamumuhay ang tinitiis ng mga tao para dalhin ang kanilang mga produktong gulay, isda, prutas, alimango at iba pa papunta sa bayan o sa syudad ng Masbate. Sa katunayan, dagdag pasakit sa mga residente ang ganitong sitwasyon dahil di makapasok ang jeep o multicab sa halip, habal-habal o maliliit na sasakyan lamang ang pwedeng makapasok sa lugar na nahihirapan pang dumaan. Lahat ng ito ay bunsod ng madalas na pagulan kung kaya't nagmistulang taniman ng palay ang lugar sa sobrang putik. Dahilan sa malalang sitwasyon sa kasalukuyan, hinaing nila sana'y ma-action na ng kinauukulan ang ganitong kalagayan sa lugar. Mula sa Kawayan, Masbate, para sa Eagle News, Nika Salivio, we live in interesting times. Mga tricycle drivers sa Kalibo nagprotesta sa unang araw ng rerouting scheme dry run. Si Lance Ventura sa detalye. Nagprotesta ang mga tricycle driver sa poblasyon Kalibo sa unang araw ng dry run ng rerouting scheme upang ipanawagan ang kanilang hinaing na payagan sila na makalabas ng poblasyon dahil hihina na umano ang kanilang kikitain kung sa loob lang ng poblasyon Kalibo sila bibiyahe. Tumagal ng halos 2 oras ang kanilang pagtitipon-tipon sa harap ng Kalibo Municipal Building sa kahilingan na huwag nang ipagpatuloy ang dry run ng rerouting scheme sa nasabing bayan. Ang gagawing dry run ay magtatagal ng 13 araw simula February 15 hanggang February 28, 2021.
Tinuligsa rin ito ng mga pasahero dahil magiging dubli na ang kanilang sakay kung pupunta sila sa kalapit ng mga barangay na batid na hindi na maaaring pumasok sa loob ng Poblasyon Kalibo ang mga bumibiyaheng tricycle mula sa ibang barangay. Gayon din ang mga nasa poblasyon ay hindi rin maaaring lumabas. Dahil dito, isang brief briefing ang ipinatawag ni Mayor Emerson Latsika kasama si SB member Matt Aaron Guzman, chairman ng Committee on Transportation tungkol sa ipinatutupad na rerouting mula sa probinsya ng Aklan para sa Eagle News. Let's Ventura, we live in interesting times. Sa iba pang balita, mga tauhan ng 53rd Infantry Matapat Battalion dumalo sa isinagawang Municipal Peace and Order Council meeting sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Si Juniver Romano II sa detalye. Dumalo sa pulong ng Municipal Peace and Order Council ang 53rd Infantry Matapat Battalion ng Philippine Army na pinasimula ng Local Government Unit o LGU ng Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang commander ng 53rd IB na si Lieutenant Colonel Joar Herrera ay nagpakita ng kasalukuyang mga update sa seguridad sa lugar ng operasyon ng unit. Binigyan din niya ang kakayahan ng pag-iwas upang kontrahin ang propaganda ng komunista na sinasabi na ang mga kabataan ngayon ay mahina ang sektor sa lipunan. Dagdag naman niya ang pagbibigay alam sa mga opisyal ng munisipyo tungkol sa inisyatiba na maabot ang kabataan tungkol sa pangangalap ng komunista. Ito ay sa pamamagitan ng napublish nilang libro na pinamagatang Breaking Free mula sa panlilin lang ng komunista bilang bahagi ng diskarte nito upang bigyan ng kasangkapan at bigyan ng kapangyarihan ang kabataan tungkol sa teroristang organisasyon ng CPP-NPA upang maiwasan ang radikalisasyon. Ang librong ito ay sinulat ni Leia Agunoy, isang mamamahayag na nakabase sa Pagadian. Ang aklat na Breaking Free ay nagtatampok ng kamalayan at kwento ng mga aktwal na account ng mga nakamamanghang paglalakbay ng mga kabataan na dating naloko, ngunit nakapagpapalaya mula sa mga anino ng mga panlilin lang ng komunista. Mula dito sa Zamboanga del Sur, para sa Eagle News, Juniver Romano II will live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Totoo ang kasabihang may pera sa basura. Lalo na kung magagawa ang iba't ibang bagay mula sa mga recyclable material na inaakala ng iba na itatapon na. May ilang barangay sa bansa ang nagre-recycle ng basura at makikita ang iba't ibang bagay na gawa sa basura. Mga dekorasyon sa bahay, proyektong ito, nagiging malinis ang kapaligiran bukod sa mayroon pang pagkakakitaan. Bataan Maritime Group at pamunuan ng barangay Mount View nagsagawa ng coastal cleanup at feeding program sa Maribeles, Bataan. Si Larry Biscocho sa detalye. Nagsagawa ng joint coastal cleanup at feeding program ang Bataan Maritime Group at pamunuan ng Barangay Mountain View kasama ng mga volunteers sa bayan ng Maribeles, Bataan. Pinangunahan ni Barangay Captain Leoncio Longkay at Maritime Police Master Sergeant Tosilito Abilarde ang isinagawang coastal cleanup na kung saan nakalikom ng 50 sako ng basura ang mga maritime personnel, Barangay Council ng Mountain View, mga volunteers, kabilang na ang NGO na Maagap Baron at Maagap Lady Eagles Club sa baybaying dagat ng Sitio Cebol sa nasabing barangay. Matapos ang nasabing coastal cleanup ay agad na isinagawa ang feeding program sa mga nakatira sa coastal area ng Sitio Cebol kung saan isinagawa ang nasabing coastal cleanup.
Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente maging si Kaplungkay dahil naging matagumpay ang coastal cleanup at feeding program sa tulong na rin ng mga volunteers at Bataan Maritime Group. Tiniyak naman ng Bataan Maritime Group sa pamunuan ng Barangay Mountain View ang suporta at pangangalaga nito sa mga coastal area at karagatan na kanilang nasasakupan. Para sa Eagle News, Larry Biscocho, we live in interesting times. Samantala, educational assistance application for college ngayong second sem magsisimula na ngayong Pebrero. Si Jenica Fernandez sa detalye. Naglabas na ng anunsyo ang Provincial Government of Aurora sa kanilang official Facebook page. Narito ang mga dapat sundan sa pag-a-apply sa educational assistance pang kolehiyo ngayong second semester. Una, magtungo sa www.aurora.gov.ph. Hanapin ang projects and services. At kapag nakarating na ay hanapin naman ang PGA Educational Assistance Program at sumunod doon ay hanapin ang Educational Assistance Application Form. Pangalawa, sagutan ang application form at i-upload ang malinaw na picture or scanned copy ng mga requirements. Pangatlo, hintayin ang acknowledgement receipt, application form, at iba pang instructions sa ibinigay na email address. Pangapat, i-print ang application form, pirmahan ng aplikante at magulang, at ilakip ang original or certified true copy ng mga requirements. At panghuli, ipasa ang application form sa napiling office of submission. At ito ay ang sumusunod, EA Office, Subcapital Kasiguran o FTC Dingalan, ayon sa ibinigay na schedule. Dagdag pa ng PGA, ang mga aplikante ay sasailalim sa interview assessment kasabay ng pagpapasa ng kanilang application. Samantala, narito ang schedule sa bawat bayan para sa Central Aurora applicants mula sa mga bayan ng Baler, San Luis, Maria Aurora at Tipaculao ay sa February 22 hanggang March 19, 2020, 8 a.m. to 5 p.m. sa EA Office Capitol, Dinalungan, Kasiguran and Dilasag applicants, March 15 to 16, 2021, 8 a.m. to 5 p.m. March 17, 2021, 8 a.m. to 2 p.m. sa Subcapitol Kasiguran. Sa Dingalan applicants, March 18, 2021, 8 a.m. to 5 p.m. March 19, 2021, 8 a.m. to 2 p.m. sa FTC Dingalan. Paalala sa mga aplikante na siguraduhing active ang email address na ilalagay sa online application form at kumpleto ang lahat ng mga requirements bago pumunta sa nasabing schedule at venue ng pasahan. Bukas naman ang Aurora Province Educational Assistance Facebook page para sa mga karagdagang katanungan ukol dito. Mula rito sa Aurora, para sa Eagle News, Jenica Fernandez, we live in interesting times. Sa iba pang balita, binuksan ng Philippine Army 53rd Infantry Matapat Battalion ang Squad Sustained Warfighting Evaluation and Enhancement Program. Si Juniver Romano II sa detalye. Ang paghanda sa pamamagitan ng pagsasanay ay siyang makapagpapatibay at makapagpapalakas ng isang hukbo ng militar para sa isang labanan. Kaya ang Philippine Army's 53rd Infantry Matapat Battalion ay nagbukas ng Squad Sustained Warfighting Evaluation and Enhancement Program o SWEEP sa 53rd Headquarters, Camp Major Sabido Gipo, Zamboanga del Sur. Nilalayo ng squad sweep na mahasa ang individual at kasanayan sa pakikibaka ng pulutong sa tabi ng pagsasagawa ng mahigpit at walang tigil na operasyon ng labanan at iba pang mga ipinag-utos na gawain ng mas mataas na punong tanggapan. Isa sa mga layunin ng nasabing training ay upang makabuo ng isang makatotohanang pagsasanay sa unit na maaayon sa pagpapatakbo ng kapaligiran. Mula dito sa Zamboanga del Sur, para sa Eagle News, Juniver Romano II, we live in interesting times. Presidential Communications Operations Office First Roadshow for 2021, dinaluhan ng ilang kawani ng pamahalaang lungsod ng Alaminos. Si Grace Bermal sa detalye.
Dinaluhan ng ilang kawanin ng pamahalaang lungsod ng Alaminos ang isinagawang Presidential Communications Operations Office Roadshow sa pangunguna ni Secretary Jose Roberto Martin Andanar na ginanap sa Hotel Leduc sa Dagupan City. Ito ang kauna-unahang roadshow for 2021. Ang layunin ay maiparating sa mga pamahalaang lokal at line government agencies ang mga mahahalagang impormasyon, programa, aktibidad at polisiya ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan sa mga mahalagang tinalakay sa roadshow ay ang Freedom of Information Program, National Vaccination Program, Laging Handa PH at ang Duterte Legacy. Naging panauhing pandangal si Cabinet Secretary Carlo Nograles na ibinahagi ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases Health and Safety Protocols against COVID-19 at maging ang karagdagang hakbang ng national government para sa economic recovery ng bansa. Mula sa Pangasinan para sa Eagle News, ako si Grace Bermal. We live in interesting times. Pinagkalooban naman ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora ang LGU kasiguran ng mga farm equipments o machineries na magagamit ng mga magsasaka. Si Desiree Rivera sa detalye. Tinanggap ng mga farmers associations ng kasiguran ang iginawad na farm machineries mula sa Kagawaran ng Agriculture o PELMEC sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF sa iba't ibang samahan ng magsasaka sa bayan ng kasiguran. Samantala, ang LGU kasiguran sa pamumuno ng punong bayan Dr. Ricardo A. Bitong kasama ang kasiguran Municipal Agriculture Office ay nagpapasalamat sa pamalang panalawigan na pinangungunahan ng punong panalawigan Gerardo A. Nuveras. Katuwang ang pangalawang punong panalawigan Christian M. Nuveras at sa Department of Agriculture o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanism o DAPELMEC. Mula dito sa Aurora para sa Eagle News, Dasir Rivera, we live in interesting times. 25 displaced OFW ng Infanta tumanggap ng financial assistance kasabay ng pagsasagawa ng financial management seminar. Si Grace Bermal sa detalye. Tumanggap ng tig 5,000 piso ang 25 displaced OFW ng bayan ng Infanta mula sa panlalawigang programang tulong pangkabuhayan sa OFW. Layunin ng programa na matulungan ang mga kwalipikadong displaced OFW na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Sa pamamagitan ng tulong pinansyal, inaasang makapagsisimula sila ng maliit na negosyo o pangkabuhayan na maaaring pagkunan ng pang-araw-araw na pangtusto sa kanilang pangangailangan. Bilang isa sa mga pinakanaapektuhan ngayong pandemya, kinilala rin sa nasabing programa ang kontribusyon na naiambag ng mga OFW sa pagpapuunlad ng ekonomiya ng bayan. Ani Board Member Orange Humilde Verzosa, Chairperson ng Pangasinan Migration and Development Council, napakalaki ng sakripisyong iniaalay ng mga OFW sa kanilang pamilya at sa bayan. Ang munting ayuda na tulong mula sa probinsya ay hindi matatawaran, kundi nang nais na sila ay matulungan upang sa kanilang pagbangon ay sama-samang uunlad ang lahat. Pinuri rin ni board member ang maagap na pagsumite ng mga requirement ng lokal na pamalan at ng Infanta Peso Officer Migrant Desk Officer Mildred Hernandez. Kasunod nito, nagsagawa rin ang lokal na pamalaan at ang Peso staff ng Financial Management Seminar upang ihanda ang mga benepisyaryo sa pagsabak sa larangan ng pagninegosyo at masigurong mapagtatagumpayan nila ito. Nagpasalamat naman si Erwin Keaton, presidente ng Infanta OFW Association, sa provincial government at lokal na pamahalaan. Mula sa Pangasinan para sa Eagle News, ako si Grace Bermal. We live in interesting times. Sa iba pa nating mga balita, mga kaanib na Iglesia ni Cristo naglunsad ng blood donation activity sa Nueva Vizcaya. Si Michelle Ivy Umayam sa detalye. Inilunsad ang blood donation activity dito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ito ay isinagawa sa Bonfal Proper Covered Court Bayumbong. Sa kabila ng pandemya ay umabot sa 124 na bags ng dugo ang nakolekta mula sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Layunin nito na makatulong at maipagmalasakit ang kapwa-tao na nangangailangan ng dugo sa panahon ng mga sakit at kalamidad.
Dinagsama ng maraming kapatid na nakipagkaisa, ay mahigpit pa rin na sinunod ng mga miyembro ng INC ang health and safety protocols na ipinatutupad ng Interagency Task Force. Mula rito sa Nueva Vizcaya, para sa Eagle News, Michelle Ivy Umayam. We live in interesting times. Samantala, blood donation activity isinagawa rin ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Jillian Elpa sa detalye. Isang blood donation activity ang isinagawa dito sa San Jose del Monte Covered Court, Barangay Poblacion 2. Ang aktibidad na ito ay proyekto ng Iglesia ni Cristo sa distrito ng Bulacan East. Regular itong isinasagawa ng mga kaanib sa INC bilang tugon sa Blood Donation Act ng DOH para sa mga dagliang pangangailangan ng mga pasyente. Positibo naman ang naging tugon ng mga nag-donate ng dugo. Masaya po at maginhawa po sa pakiramdam. Talaga namang maganda raw sa katawan at una, pakikipagkaisa po sa pamamahala. Masaya po na mag-donate ng dugo. At the same time, siyempre, lumalakas din po kasi. Maging ang mga nasahanay ng PNP San Jose del Monte ay nakiisa rin sa blood donation activity. Well, actually, yung ngayong pandemic, actually maganda siya kasi mas maraming matutulungan. Yung iba kasi natatakot, iba kasi nga it's pandemic, baka humina yung kanilang resistensya, although it's not. Dahil nga po napapalitan yung ating dugo, bagong dugo, na lumang dugo, mas nagiging malakas po yung resistensya natin. So I guess it's okay na mas maging active ang mga tao sa pagkakandak ng mga ganito. Although we have to still observe the social distancing. 225 bags ang kabuuang bilang ng mga na-donate na dugo. Para sa Eagle News, Jillian Elpa, and we live in interesting times. Bagong fare matrix at taripa para sa tricycle inilunsad sa Sorsogon City. Si Sheila Piolino sa detalye. Aprobado na ang bagong fare matrix para sa mga tricycle sa Sorsogon City pagkatapos maaprubahan ng IATF Bicol ang resolution na inihain ng sangguniang panlunsod ng Sorsogon City para maging dalawa ang pasahero ng isang pampasaherong tricycle. Dahil na rin dito ay nagkaroon ng pagbabago sa pamasahe mula 20 pesos na minimum ay 15 pesos na lang. Ito ay isang win-win situation para sa mga pasahero at mga tricycle driver. Ang bagong fare matrix o taripa na ito ay dapat nakalagay sa loob ng tricycle para sa kaalaman ng lahat ng sasakay na pasahero. Ang mga sumusunod naman ay guidelines na ibinigay ng IATF Bicol na dapat sundin. Isang pasahero sa loob ng sidecar at isa sa backrider. Kailangan ay may plastic partition sa pagitan ng backrider at ng driver at isa pang plastic partition sa pagitan ng driver at ng pasahero sa loob ng sidecar. Dapat ring magsuot ng face mask at face shield. Mula sa Sorsogon, para sa Eagle News, ako si Sheila Piolino. We live in interesting times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila Probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Mario Choa. We live in interesting times.